What's up mga poops? Manga Moto nagbabalik. Tsumatsu no Valkyrie, The Legend of Lubolt, duelo sa kaso ni Fang Yu. Natapos ang kabanata 5 ng walang takot na hinarap ni Lubo Fengxian ang libu-libong sundalo ng koalisyon at sumigaw ng tatapusin ko ang digmaang ito sa pamamagitan ng pagduelo. Ngayon, tayo ay maglalakbay sa kabanata 6 sa harap ng Hulao Gate at makikita sa panel ang paghamon ng duelo ni Lubo Fengxian sa harap ng libo-libong sundalo ng koalisyon at sinabihan ang lahat ng mga gustong makipagduelo na humarap sa kanya. Nagulantang ang mga sundalo at naramdaman nila ang nakakatakot na presensya ni Lubo. Kahit na sina Cheng Pudemo at Wang Gaigangpo ay naramdaman ang nakakatakot na presensya ng Flying General. Napangiti naman si Sun Jian kay Lubo. Dito ay ikukwento sa atin na ang duelo, sa panahon ng Three Kingdoms ay kung saan ang individual na katapangan ang madalas na nagpapabago ng daloy ng digmaan. Isang panalo sa isang duelo ay ang pinakamataas na tagumpay na makukuha ng isang general, sa madaling salita po ay isa itong malaking karangalan sa digmaan. Sa Hulao Gate, inilabas ni Lubo ang kanyang sibat at nagmarka sa likod niya ng isang mahaba at malalim na linya sa lupa. At sa kanya sinabi na kapag lumagpas siya sa linyang iyon kahit isang hakbang lang ay masasabing talo na siya, tandaan niyo ito mga kakops, tandaan mo lang wala akong sasabihing iba hahaha. Tuloy ang kwento sorry na agad, dagdag ni Lubo na kapag nangyari yun ay siya mismo ang magbubukas ng Hulao Gate. Nagulantang ang mga sundalong nakarinig ng sinabi niya at napatanong sila sa kanilang mga sarili kung ano ang sinasabi ni Lubo lalo na't aso lang siya ni Dong Suo. Natawa naman si Sun Jian sa sinabi ni Lubo dahil nagmukhang tanga ang Flying General dahil sa mga pinagsasabi nito laban sa mga sundalong nandoon kahit na nag-iisa lang siya. Mangilang-ngilang mga sigaw ang pumailan lang sa lugar na iyon mula sa pagsabi na siya ang magiging kalaban ni Lubo hanggang sa siya mismo ang papatay sa Flying General ng isang tira lang. Hindi nagsasalita si Lubo pagkatapos ng mga sigawang ito, pero nang may nagsabi na imposible mangyari ang gusto ng Flying General na kalabanan sila lahat kahit isa siyang Diyos ay saka lang gumalaw si Lubo at Pasiga na tinanong ang mga sundalo tungkol sa sinabi nila. Hinawakan niya ang kanyang sibat ng mahigpit, at sinabihan niya ang mga sundalo sa harap niya na harapin na siya at tingnan kung kakayanin ba nila ang Flying General. Ang linyang ito ang yayanig sa Coalition Army mga kakorps. At mula sa mga sundalo na nandoon ay may nagsabing siya ang lalaban kay Lubo at ito pala ay ang vassal ng Wang Kuang o administrator ng Henei na si Fang Yushigao. At sa paglapit ni Fang Yushigao ay ibinigay ng kanyang kasamahan ang isang malaking sibat. Marami sa mga sundalo ang nagtanong kung ano ang hawak ng matanda. Iniabot ng matanda ang sibat kay Fang Yu at humingi ng tawad si Fang sa matanda dahil sa palaging pinapagawa niya ito sa kanya. Sumagot naman ang matanda na ginagawa lamang niya ang trabaho, at dito na kinuha ni Fang Yushigao ang malaking sibat. Gulat na gulat ang mga sundalo sa pinamalas na lakas ni Fang Yu sa paghawak ng sibat na halos 80 cat ties o 48 kilograms ang bigat. Marami rin ang namangha sa tikes ni Fang Yu nang lumapit na ito kay Lubo. Ang matandang kasamahan naman ni Fang Yu ay tuwang-tuwa sa nangyayari ngayon sa harap niya, na dumating na ang oras na may isang tatalo kay Lubo Fengxian na sinasabing pinakamalakas sa China, ay walang iba kundi ang unparalleled black spear na si Lord Fang Yu. Tinabi ni Fang Yushigao na malayo na rin ang narating niya dahil sa matanda at nagpasalamat siya dito. Madali namang pinatakbo ni Shigao ang kabayong sinasakyan niya at sinabihan nito si Lubo na mamulaklak sila ng magkasama. Umiyak naman sa kagalakan ng matanda at sa paglapit ni Shigao kay Lubo ay nakahanda na ito sa isang atake. Dito na nagbalik tanaw ang matanda kung ano ang nangyari sa paglaki ni Fang Yu na naipanganak sa isang nasirang pamilya ng magagaling sa paggamit ng sibat. Nagsimula siyang humawak ng sibat sa edad na 5 taon, at sa kanyang paglaki ay tuloy-tuloy niyang pinag-aralan ang tungkol sa paghawak at paglaban gamit ng sibat hanggang makarating siya ng 15 taong gulang kung saan ay nakarating siya sa level ng mastery sa paghawak ng sibat. Ilang dosenang beses siya napasama sa larangan ng digmaan at naging general siya gamit lamang ang kanyang sibat at tinawag siyang ang Unparalleled Black Spear. Ang tangi niyang naging pagkakamali ay nagpasakop siya kay Wang Kuang kaya tuloy hindi na nakilala ang pangalan niya sa Zhong Yuan. Pero sa kasalukuyan, habang papalapit siya kay Lubo at ipinagbubunyi siya ng matandang kasamahan niya ay napasigaw siya na iyon na ang oras para ang pangalan niya ay malaman na ng buong China. Pero sa isang galaw ni Lubo ay natagpas niya ang kalahati ng katawan ni Fang Yu, at ang pangalang Fang Yushigao ay naukilkil sa kasaysayan bilang ang general na napatay ng mabilisan sa harap ng Hulao Gate. Ayun lang mga kakops, nakilala nga ng buong China si Fang Yu sa kasaysayan kaso ang sama lang ng kinalabasan dahil ang pagkakakilala sa kanya ay ang general na napatay ng mabilisan sa Hulao Gate. Sorry na agad, balik tayo sa kwento.
Nagulantang ang maraming sundalo sa nakita nila at naguumiyak ang matandang kasamahan ni Shigao nang mangyari yon sa kanyang Panginoon. Nakita naman ni Lubo ang pagkasira ng kanyang sibat at tinapon iyon sa isang tabi at kumuha ng isa pang sibat mula sa bungkos na daladala niya. Madali niyang hinamon ang hukbong nasa harap niya para sa susunod na lalaban at hindi nakapagsalita sina Sun Jian Wentai, Huang Gai Gampo at Cheng Pudemo sa nangyari sa kanilang kasamahan, ngayon ang tinatawag nilang tanga ay nag-uumpisa ng magbigay ng takot sa libo-libong sundalo ng koalisyon, sabi nga ni Lubo, one versus everybody, no problem, lapit lang ang gustong lumaban. At dito na nagtapos ang chapter mga kakops, sana po ay ma-share nyo rin sa iba itong content natin, malaking tulong po ito sa akin, maraming salamat po. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata.